Sir. Hindi ba ba kayo pagod? Buong araw niya na akong pinagtatatanong ah. Ikaw? May iba pa ba? Kamusta si Joy? Ano sa tingin mo? Ginugulo mo ang buhay ng anak ko dahil sa mga pinagsasabi mo. Malinaw ba sa kanya kung bakit kayo nagkahiwalay ni Fatima? Kung paano mo siya nilayo sa nanay niya? Ang alam ko, wala na si Fatima. Paano mo ipapaliwanag yan? Nakunan yan matapos ang pagsabog ng dati ninyong kampo kung saan nakita ng mga mata ko kung paano kayo namatay ni Fatima. Paano mo ipapaliwanag yan? Hindi ko alam. Baka himala. Nasaan si Fatima? Pahihirapan mo lang ang sarili mo kapag hindi ka nagsabi ng totoo. Hindi niyo ako matatakot. Sinabi mo na sa anak ko na buhay ang nanay niya. Lubos-lubosin mo na. Paparaan. Para ipagkaanulo mo ulit siya. Ika ang unang nag-try to sa akin. Baka nakakalimutan mo. Ay, ibang klase din talaga kayo, no? Kahit anong bagay, kaya niyong baligtarin. Aminin mo. Ginamit mo lang ang kaibigan ko para tumaas yung posisyon mo. Alam mong hindi yan totoo. Huwag mo sagarin ang pasensya ko. Kung talagang mahal mo si Fatima, paano mo nagawa yun sa kanya, ha? Hindi niya ako minahal. Ginamit niya lang ako. Para sa kilusan ninyo. Pero mahal mo pa rin siya. Manluloko siya. Yun ang totoo. Hindi ba niloko mo rin siya? Pinilit mong paniwalaan na party pa rin siya ng kilusan. Kaya ka nga ng babae eh. Binuntis mo pa? Sa tingin mo ba, pipiliin niya pang makasama ka pagkatapos mo siya pagtaksilan? Hinding-hindi mo na makikita ang kaibigan ko. Dahil ipaglalaban niya ang buhay niya at ang buhay ng anak niya. Huwag niyang idadamay ang anak ko! Wala siyang karapatan sa anak ko! Sir. Marami kang hindi alam kay Ka Fatima! Hindi mo alam ang kayang gawin ng isang ina. Hindi siya papayag na hindi niya makasama ang anak niya. Lahat gagawin niya para sa mga anak niya. Ano alam yun? Mga anak, may iba pang anak si Fatima?